Lumalag ang kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves sa pagpapatalsik sa kanya sa kamera. Handa naman sumalag ang Kongreso sa kanilang naging desisyon. Nagbabalik si Mela Lesmora, Rise and Shine Mela. With 265 members voting in the affirmative, 0 against, and 3 abstentions, the findings and recommendations contained in committee report number 717 on the matter of Representative Arnolfo Arnie A. Teves are now adopted. Ngayong inalis na bilang kongresista si dating Negros Oriental, 3rd District Representative Arnie Teves, tiniyak ng kamera na hindi mapapabayaan ang kanyang distrito dahil may itatalaga namang legislative caretaker. Pero kung sino, hindi pa yan tinutukoy ng Kongreso. Gayunman, sa 2 beses na pagkakasuspinde kay Teves, si House Speaker Martin Romualdez ang pansamantalang nangalaga sa distrito. Sa ngayon, malabo na ring magkaroon pa ng special elections. As you know, the COMELEC is now busy preparing for the barangay and SK elections next October, no? So, tapos, after the barangay SK elections, they have to prepare for the 2025 elections. The whole year of 2024, busy yung COMELEC doon sa preparations sa 2025 elections, no? National and local elections. So, parang wala ng time and resources yung COMELEC. Kanina, opisyal lang natanggap ng kampo ni Teves mula sa kamera ang abiso sa kanyang expulsion dahil sa paglabag sa code of conduct at kanyang disorderly behavior. Dito'y kapansin-pansin na hindi na Congressman Teves, kundi Mr. Teves na lang ang tawag sa kanya. In fact, we have also informed COMELEC, no, officially, that yun nga, nagkaroon na ng decision about Mr. Arnolfo Teves Jr., no? Kahit napatalsik na si Teves ayon sa kamera, maaari pa rin naman niya itong iapela sa Korte Suprema. At kung sakali, nakahanda naman sila rito. Yes, in fact, you all know what happened, no? We gave House of Representatives through the Ethics Committee, gave him all the chances, no? To defend himself, to come back here, defend himself. Ito ang opisina ni Teves sa kamera. May mga gamit pa rin pero tahimik at halos wala ng tao ang dating masiglang opisina. Si Teves ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na napatalsik sa kamera bilang kongresista mula sa boto ng kanyang mga kabaro. Kung may natanggal mang kongresista noon, ito ay dahil kasi utos ng korte kaugnay ng kaso o kusang nagbitiw. Sa isang pahayag, inalmahan ng kampo ni Teves ang pinakamatinding hatol ng kamera. Sa ngayon, kumpiyansang makakausad sila sa ibang laban at makakakuha ng umano'y inaasam na resulta. Mula sa 312, 311 na lang ang opisyal na bilang ng mga kongresista ngayon sa bansa. Pero nabawasan man, tinitiyak ng kamera na ang hatid nilang serbisyo sa publiko na nanatiling buo at matatag. Mela Lesmora para sa Bayan.